Magandang araw. Ang mga mapapanood ninyo ay isang dokumentaryo na naglalaman ng naging buhay, nagawa at kontribusyon ng bayaning si Felipe Gonzalez Calderon y Roca. Abogado, guro, manunulat at makabayan. Ang ama ng konstitusyon ng Malolos na siyang minarapat na naging pangalan ng ating sintang paaralan. Nawa, sa pamamagitan ng video na ito, ay lubos ninyong maintindihan, lalo na ng mga mag-aaral ng Felipe Calderon High School, ang kanyang mga pinagdaanan at naging ambag sa ating kasaysayan at lipunan. At higit sa lahat, ay tularan ang mga mabuting katangian ni Felipe Calderon. Marami pong salamat. Kinikilala natin si Felipe Calderon bilang ama ng Saligang Batas ng Malolos ng 1899 dahil sa kanyang naging mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng nasabing konstitusyon na siyang itinuturing na kauna-unahan sa dulong Silangang Asya. Ngayon, ay higit natin aalamin ang kanyang naging buhay, ginawa at ambag sa kasaysayan ng ating bansa. Magandang araw po! Ako po si Elch Kayaan Cibolos. Samahan po ninyo ako sa pag-alam natin sa naging buhay at kontribusyon ni Felipe Gonzalez Calderon y Roca. Ang ninunang ni Felipe Calderon ay nagbuhat pa sa Espanya at nandayuhan sa bansang Mexico nang ito ay naging kolonya ng Espanya. Kalaunan ay nandayuhan na dito sa Pilipinas bilang isang negosyante noong kapanahunan ng Manila, Acapulco, Gallery. Una silang nanirahan sa dulo ng kalihiran sa Manila. Ngayon ay ang Pedro Hill Street. Eventually, siya ay yumaman, nag-engage siya sa business sa Manila, Acapulco, Gallery Trade bilang negosyante. And nakapangasawa ng isang Pilipina dito sa ating bansa, si Margarita Enriquez, and nagsettle sila sa Libahaki na Santa Ana. Eventually, dahil sa kanyang yaman at sa kanyang influensya dito sa bahaging ito ng Maynila, ay naging pinuno siya ng ayuntamiento ng Maynila mismo. Now, nung namatay na si Fernando, ipinamana niya sa kanyang tatlong anak yung kanyang yaman, at isa dito, yung anak niyang lalaki na si Jose, ang ama ni Felipe Calderon. At isinilang si Felipe Gonzalez Calderon y Roca noong April 4, 1868 sa bayan ng Tanzac sa lalawigan ng Cavite. Isa sa mga naging anak ni Jose Gonzalez Calderon at Manuela Roca. Nakatapit ng kapatid si Fernando Gonzalez Calderon, ang unang Pilipinong direktor ng Philippine General Hospital. Actually, marami pa silang anak, kaya nga lang hindi nag-survive from infancy or childhood that time. Ngayon, nung nakuha na ni Jose Gonzalez Calderon yung kanyang mana, ay hindi ito nagamit ng tama kasi narahuyo siya sa pagsusugal, sa pambababae, and naging garantor kasi siya ng kanyang mga kaibigan, particularly mga utang ng mga kaibigan niya na eventually hindi na nabayaran. Kaya unti-unting naghirap yung pamilya ni Jose Calderon at ito yung sitwasyon na naabutan ni Felipe Calderon nang siya'y pinanganak na sa Tanza sa Cavite. Mula sa Tanza ay lilipat tuloy sila dito sa bahaging ito na Santa Ana kung saan dito na niya igugugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay. Naghirap ang kanilang pamilya, ngunit hindi ito naging hadlang sa magkapatid na Fernando at Felipe upang ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Sa tulong ng kanilang ina, ay nakipag-usap sila sa mga kaibigang pari Swita upang makapag-aral sa Ateneo Municipal na noon ay nasa loob pa ng Intramuros. Buti na lang ay may mga kakilalang pari Swita at iba pang mga pari ang nanay ni Felipe Calderon na si Manuela Roca. Kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Dahil nga sa sitwasyon nila sa kanilang buhay, siya, si Felipe, at ang kanyang kapatid na si Fernando, sa nga lang makatipid sa kanilang gamit, particularly sa kanilang chinelas, ay naglalakad sila mula Santa Ana papunta sa Intramuros
sa layong mahigit siguro 5 kilometro dahil yata layo ng nakapaa. And then pagdating na lang nila doon sa kanilang eskwelahan, eh doon na lang nila isusunod yung kanilang pansamin sa paa para makatipid. And itong sitwasyon na ito ni Felipe Calderon nung siya'y lumalaki na at tumatak sa kanya. So makikita natin dito kung paano sa kabila ng paghihirap na pinagdaanan ni Felipe nung siya'y nagsisimula ng lumaki, ay hindi ito naging hadlang para sa kanya na abutin niya ang kanyang pangarap at mag-speak up sa kanyang pag-aaral. And then malalaman nga natin na makapagtatapos si Felipe Calderon sa kanyang pag-aaral. At dito sa Universidad ng Santo Tomas, nung ito ay nasa loob pa ng Intramuros, kanyang kinuha at tinapos ang Licensure of Law noong 1894 at naging isang ganap ng abogado. Kalaunan, siya ay naglingkod sa law firm ni Cayetano Arellano. Ang arc of the centuries na ito na matatagpuan sa loob ng UST ay ang nagtitirang bahagi ng istruktura ng lumang UST sa loob ng Intramuros. Ito ay kinalas at binuhat mula Intramuros patungo dito sa kasalukuyan nitong lokasyon sa Sampaloc, Maynila. Ngunit higit na matatanyag si Felipe Gonzalez Calderon bilang isang intelektual, abogado at makabayan nang siya ay maging bahagi ng Himagsikang Pilipino noong 1896. Sinuportahan niya ang mga nahigawain ng Quezon na siyang naging dahilan ng pagkakakulong sa kanya sa Fort Santiago. Sa pagbabalik ni Emilio Aguinaldo galing Hong Kong, ay tinanggap ni Calderon ang posisyon na maging kinatawan ng Paragua para sa bubuoing Revolutionary Congress sa Malolos, Bulacan. Sa pagkatatag ng unang republika ng Pilipinas sa Malolos noong Enero 25, 1899, siya ang lumikha ng burador ng unang konstitusyon. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ang karangalan bilang ama ng Malolos Constitution. Ang pagpapatibay sa constitutional draft na ginawa ni Calderon ay nilagdaan ni Aguinaldo noong Enero 21, 1899. Bukod sa kanyang partisipasyon sa Himagsikang Pilipino at ang kanyang malaking ginampanan sa unang republika ng Pilipinas, may mga naging ambag si Felipe Calderon sa ating lipunan. Tinatag niya ang La Protección de la Infancia, Asosasyon Historia de Pilipinas at ang Samahan ng Mga Mananagalog. Nagtatag siya ng dalawang paaralan, ang Colegio de Abogados de Manila at ang Eskwela de Derecho de Manila. Sa kasalukuyan, ang Eskwela de Derecho de Manila ay ang Manila Law College na bahagi ng Philippine College of Criminology o PCCR. Sumulat din siya ng mga sinaysay pang kasaysayan tulad ng kinilalang Elmas de Agosto en la Historia Patria, 1896-1906, Documentos para Historia Filipinas, Los Últimos Días del Régimen Español en Filipinas, at ang pinakamahusay niyang sinulat pang kasaysayan ay ang Mis Memorias sobre la Revolución na nailimbag at nalathala sa anyong aklat. Naging kabahagi rin siya sa pagtatatag ng La Protección de la Infancia kasama ng kanyang asawa na si Concepción Felix, isang kilalang feminista at tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Ang Gota de Leche o Patak ng Gatas sa wikang Espanyol ang kauna-unahang samahang sibiko na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mga ina at mga sanggol. Ang gusaling ito ng Gota de Leche na ipinatayo noong taong 1914 ay kinikilala ngayon bilang important cultural property ng ating bansa. Sa kasamaang palad, maagang namatay si Felipe Calderon. Siya ay namatay noong June 6, 1908 sa St. Paul's Hospital sa Maynila sa gulang na 4 taon. Ang kanyang mga labi ay inilagak kasama ng kanyang mga magulang sa loob ng simbahan ng Santa Ana sa Maynila. Siya ay pinagluksa ng mga kapwa niya, abogado, hukom at mga naksama sa kanyang larangan. Ilang mga kalsada at mga establishmento ang pinangalang sa kanya dahil sa kanyang naging kontribusyon sa ating kasaysayan. Mapalad tayo ng ating paaralan ay isinunod sa kanyang pangalan na siyang patuloy na magpapaalala ng kanyang mga nagawa sa ating bayan. Anong aral ang mapupulot natin sa naging buhay ni Felipe Calderon? Ang kahalagahan ng pag-alam sa naging buhay at kontribusyon ni Felipe Calderon bilang bayani ay ang kanyang mga katangian na maaaring maging inspirasyon at modelo ng mga kabataan sa kasalukuyan. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang talino at kakayahan upang makapaglingkod sa bansa.
gayon din ang kanyang pagtindi upang labanan ang mga mananakop noong panahon yun. Napakahalaga ng kanyang naging papel sa pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas, ang kanyang pagsulat ng konstitusyon ng Malolos ay nagsilbing gabay sa pamamahala ng mga leader noong panahon nagsimula na itatag ang pamahalaan sa ilalim ng pamamahala ng mga Pilipino. Ang Malolos Constitution din ang unang konstitusyon sa Asia na nagsilbing modelo ng ating kapwa-Asyanong bansa nung sila ay humantong sa pagbubuo rin ng kanilang pamahalaan. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ni Felipe Calderon sa ating lipunan ay nung panahon Philippine War ay nag-establish siya ng isang protection de infancia or the protection or the protect of for the infant. Kung saan ito ay siyang humanitarian institution na nabibigay kalinga at proteksyon sa ating mga kabataan, lalo na nila sa mga kapusman. Ibig sabihin lamang nito ay mayroong malasakit at pagmamahal si Felipe Calderon sa ating lipunan, lalo na nila sa ating mga kabataan. Bawat isa sa atin ay may isang modelo o idolo na tinitingnan sa ating buhay. Ang aking idolo o lodi na aking buhay ay isang mahusay na mamamayan. Isa siyang abogado at isa din politiko. Siya ay tinaguri ang ama ng Malolos Constitution. Sumuporta rin siya sa isang revolusyon laban sa mga Espanyol. Pagamat siya ay nakulong, ay hindi siya napagod ni pagtanggol ng ating bayan. Kaya mahal kong Calderonians, sana ay gawin nating modelo ang isang taong mahusay at mapagmahal sa bayan, si Felipe G. Calderon. Pinag-aaralan natin ang kasaysayan, hindi lamang para malaman natin mga ganitong bagay, kundi para kung ano man ang mga pagkakamali na nagawa ng mga taong nauna sa atin sa nakaraan, ay huwag na natin ulitin ngayon sa kasalukuyang panahon. Gaya ng sinasabi madalas ni Professor Shao Chua, ang pagmamahal sa bansa ay parang paghahanap ng isang girlfriend o boyfriend. Kasi paano mamahalin ng isang tao kung hindi mo naman siya kilala? Kapag minahal mo ang isang tao, kailangan mapakilala mo siya, malaman mo kahit yung kanyang mga kahinaan o yung kanyang mga flaws upang matuto mo siyang tanggapin. Wala tong pinag-iba sa pagmamahal natin sa ating bansa. Kailangan matutuhan din natin hindi lamang ang kalakasan o yung mga magagandang nangyari sa kanya sa nakaraan, kundi yung mga mismong kanyang mga naging kahinaan. Para mula sa mga kahinaan ito, ay hindi na natin maulit ito sa kasalukuyang panahon at baguhin natin ang ating sarili tungo sa kabutihan. Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan bilang instrumento ng pagmumulat. Dahil dito, tayo nakakahalaw at nakakuha ng mga aral sa ipinakitang pagmamahal ng ating mga bayani para sa bayan. Kung paano nila ipinaglaban ang kalayaan ng bansa na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Mahalaga na mabalikan ang kasaysayan sa ilalim ng mga nagdaang administrasyon na namuno sa bansa at makahalaw ng aral mula dito. Responsibilidad natin bilang mga Pilipino ang pag-aaral ng kasaysayan bilang pagmamalasakit sa bansa at ang mga tama at gustong aral nito ay maisali natin sa susunod na henerasyon ng bansa. Matuto mula sa kamalian at iwasto ang kinabukasan. Si Felipe Calderon, isang intelektwal, guro, abogado, manunulat, makabayan, ang ama ng saligang batas ng Malolos, isang bayan. Nawa ay maunawaan natin at higit sa lahat ay maisabuhay natin ang kanyang naging kontribusyon sa kasaysayan at kamalayang Pilipino. Ito po si Elch Kayaan Sibolos mula sa mataas na paaralang Felipe G. Calderon, nagpapasalamat at bumabati sa inyo na magandang araw. Mabuhay si Calderon, mabuhay ang kasaysayan!